At yun, mga pinsan, ito na yung hinihintay natin na sagot ni Sixth Threat para dun sa pasalod ni Plo G. At ito yung i-review natin ngayon. Magbibigay tayo ng reaction. Ang title na ito ay 2G. 2G. Yun, kakalabas lang halos. Oh. Wala pong tumama dun sa mga hinulaan natin na title. No? Dun pa lang pinapakita na ni Flubert na hindi siya predictable. Diba? Sabi nga siya, hindi ako predictable. Pero yun, mga pinsan, maiba tayo. No? I-react na natin to kasi naghihintay na yung mga unggoy dyan na diba? Mag-comment-comment kayo dyan. Ang ina nyo. Hindi, yun. Wala naman kaming pakialam sa inyo. At may taga-reply naman kami dyan. Bahala na kayo magsabong. Ayun ang gusto namin sabihin. Na ang tanga nyo pag ginukumpara nyo kami kay Looney. At nagbibigay kayo ng kung ano-anong reaction. Minsan nababasa namin. Oo, may time kami, nagbabasa kami. Pero minsan lang, pag nagpa-pop up yung ano nyo, makikita rin namin yan. Pero hindi kami nagre-reply sa inyo. Bahala na kayo dyan. Pero mas ulol yung nagre-reply sa inyo. Oo, alam nyo lang. Sasang ulo nyo. Bahala kayo. So yun, mga pinsan, di na natin ito papatagalin. Sisimula na natin ito. 2G mula kay Sixth Threat. Yan. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Ano niya ginamit sa flip-top kinuha? Sex. Beats. Kasi sa amin yan, boy. Lalim. Yun na yung sagot sa warning. Forte ko to, boy. Kukulangin pa yung bobong rhyming mo. Kukumating. Pasalo daw, binge. Ang ganda ng pasok mo. Kala mo nag-i-speech lang. Woo! Ganun ang salita na ganun. Woo! Ang lalim. Yun na ba? Yung sagot sa warning, no? Parang, ano. Tapos yung Coco Martin, parang ginawa niyang pang-asar. Kasi sa nakaraang ano ni Flo G, di ba puro ko? Parang siya sabi na puro ko yung rhyming, di ba? Mm-hmm. Parang puro ko yung rhyming. Parang gano'n na lang, Coco Martin. Parang ginawa niya lang Coco Martin. No? Mm-hmm. Gagi. Galing nun. Gusto sa amin yung boy. Lalim. Yun na yung sagot sa warning. Forte ko to, hoy. Kukulangin pa yung bobong rhyming mo. Coco Martin. Pasalong daw, cringy grabe. O baka pasabara, di na bali. O sige, dawit natin si daddy niya. Easy matic na GG pare. May binubundo siya. Tama. Mo Coco Martin, pasalo daw, cringy grabe. O baka pasabara, di na bali. O sige, dawit natin si daddy niya. Easy matic na GG pare. Alam ko na, di ba? Alam ko na. Kaya 2G, umpisa pa lang. Bali, parang sumilip ng angulo si Sixth Threat, no? Dahil sa mga fan na nagsasabing ghostwriter ni Plo G si Glock 9. Parang yun ang sinilip na angles. Sabi niya, pasa load, baka pasa bara. Parang ganon. Kasi pinainit yung issue na yun eh. Mm-hmm. Parang ang dami nag-post nun eh. Dito mo makikita yung kaibahan ng battle MC sa rap artist. Kasi, ayun nga, yung mga angulo, ganun. Bobong rhyming mo, Coco Martin. Pasalo daw, cringy grabe. O baka pasabara, di na bali. O sige, dawit natin si daddy niya. Easy matic na GG pare. Eh, paano ako din sinabi? Ani, itachi na natin sa nabi. Kay Black pa inilapit. Itatakit pa yung sinapal ng dictionary. Umaga. Ayun na, sabay ka. Yun nga, no? Kasi, ayun yung ano, talagang tumunod nga yun, eh. Kaya, maano yun. Kumaga, matalas yung ano ni Sixth Threat sa ganun. Kasi, battle MC kayo. Yung pagiging battle MC, na-apply niya pa rin talaga kahit sa ano, sa diss track, sa beat. Galing. Kumbaga, yung forte niya, nadadala niya, dinala niya ngayon kung saan, ano, si Plo G. Kung saan yung forte ni Plo G. Kasi masanay si Plo G sa ano eh. Sa music. Ayun, binitbit ni Sixth Threat yung ano niya. Yung forte niya. Zimatic na GG pare. Eh, paano ako din sinabi? Ani, itachi na natin sa nabi. Kay Black pa inilapit. Humili ng taktik. At ayun, sinapal ng dictionary. Umagat ka sa bitag. Why? Na-expire pa diplomo. Tinangay. Kaya ba yung sagot? Offbeat na ayun pala. Yung tunog na yung inaray. Ilang pa. Offbeat. Yung pala.
wala yung tunog na yung inaray. Na ano niya, no? Na lalaro niya sa ganun. Hindi siya magaling eh, maglaro. Offbeat, pero yun yung tunog na yung inaray. Tingnan pa yun, sinapal ng dictionary. Magkat ka sa bitagway, na-expire pati flow mo, tinangay. Kaya ba yung sagot, offbeat na ayaw pala yung tunog na yung inaray. Hilap ba'y binigyan ng beat, was expected for an A-game. Yung ibabalik at papakita niya, yung narinig ko si E. Pinakita di ka rin, tali pa no, kasi tayo di pantay. Ganyan, kids ha. Kailangan nga, balik natin ha. Kasi parang reference yun eh. May A, D, C, may B, may C, may D. Daring magat ka sa bitagway, na-expire pati flow mo, tinangay. Kaya ba yung sagot o beat na ayaw pala yung tunog na yung inaray. Hilap ba'y binigyan na beat, was expected for an A-game. Yung ibabalik at papakita niya, yung narinig ko si E. Pinakita'y di ka rin, tali pa no, kasi tayo di pantay. Ganyan. Parang ano to eh. Yung, alam mo yung mga grades, ano, grado, parang ka, B, A, B, C, D, parang ganun. Parang ganun yung nakikita ko ah. Kasi, eh, teka lang, balik natin ng konti uli ah. Sorry natin. Bigay black pa, inilapit, tumingin ang tactic at ayun sinapal ng dictionary. Umagat ka sa bitagway, na-expire pa diplo mo, tinangay. Kaya ba yung sagot o beat na ayaw pala yung tunog na yung inaray. Hilap ba'y binigyan na beat, was expected for an A-game. Yung ibabalik at papakita niya, yung narinig ko si E. Pinakita'y di ka rin, tali pa no, kasi tayo di pantay. Ganyan. Parang binigay na B. Parang ayun yung track ni Flow G. Flow. Na parang yung grades nun, parang pang B lang. Diba? Tapos nag-e-expect ka na A. A, Parang ganun, parang ganun. Parang ganun yung nakikita ako. Tapos nilaro niyan sa C at D. Parang nagpalaman na siya ng C tsaka D. Parang mabuo yung reference niya na yun. Na A, B, C, D. Kasi yung mga grade na ganyan, nakikita ko yan sa ano eh. Sa NBA, kunyari, maglalaro ka ng may player, nagkakaroon ng grades doon, kumbaga A, B, C, D, parang ganun. Sa States yata, padalasan ganun eh. Kahit sa pag-aaral eh. Sobrang ano nun ha, sobrang galing ng ano na yun, ng linya na yun. A, yung binigay mo B, tapos nag-expect ka na parang ang lakas ng ginawa mo, na may gradong A. Diba? Parang C, meron C. Tingnan, parang tingnan mo. Yung pa nga sa D. Sa D. Parang ganun. Ang galing. Ibig sabihin, hindi ba? Ayun, tunog na yung inaray. Hilap ba'y binigyan na beat, was expected for an A-game. Ibabalik at papakita niya, yung narinig ko si E. Pinakita'y di ka rin, tali pa no, kasi tayo di pantay. Ganyan, kids ha. Gumamit ng tinta. Sukatin ng pina, kaiba na bida, sa tunay na imba. O tamang daing ba, sa sakit ng ina, but sa kiinin ka. O para na iha, ay dun yung kain ka. So ako'y na imba, susuwa ka tinta. Sorry, Glock. Damn! Sorry, Glock pang pahabol. Hindi, galing ng rhyming niya dun sa ano. Natalalaginta. Parang nalaginta. Parang ganun. Galing nun. Sa tunay na imba. O tamang daing ba? Sa sakit ng ina. But sa kiinin ka. O tahan na iha. Andun yung kain ka. So ako'y na imba. Tuso ka tinta. Sorry, Glock. Fearless. Gusto magpa-impress. Deep voice. Heard you enter real fast. Made a quick blast. But this nigga settled to the press. Take a deep breath. Tululaway ka ulit. Digits. Parang may ano yun. May white play. Deep press. Parang inano niya. May nord play niya sa deep press. Sinubok mag-invest, fearless. Gusto magpa-invest, deep voice. Heard you enter real fast, made a quick blast. But this nigga settled to the press, take a deep breath. Tululaway ka ulit, deep. Yun, ang galing ng pagkakaano niya doon, no? Yung deep rest na wordplay niya pa sa deep rest. Parang pinapakita ni Flo, ni pinapakita ni Sixth Street dito na hindi ko lang kaya mag wordplay sa Tagalog, kaya ko rin sa English. Parang ganun. Igets o experiment ulit, deepest. Really trying his best on the spit trash. I don't teach facts, I don't English. Wanna free test? Bata na to, di ka teach student. At ang amo po, si Nate Robinson. Bakilala mo, o baka champion din. Tangin, ang galing yun. Hindi niya kami ng gitna na eh. Nakagaya. Oops. Tangin na!
ay yung pinakagusto kong rebuttal na rito. Sobrang lakas ng rebuttal na yun. Pucha. Ang ganado na. Yes, bata na to. Di ka tiktoter. At ang amo po, si Nate Robinson. Bakilala mo, o baka champion din, nakagaya. Oops! Woo! O, musta? Hindi niya, ano, hindi niya nga binanggit na nakagaya. Oops! Parang yung ginawa niya sa, ano? Kay Apex. Kay Apex. Di ka six footer. Ang tanga mo po. Di ba? Si Nate Robinson ba, kilala mo? 5'8", 5'9 lang yata si Nate Robinson, ha? Pero, ano siya, slam dunk champion. Tangin ang lakas nun, pare. So tapos champion din siya. Oo. Yeah. Tapos parang di niya tinuloy yung ano. Gagi yung lakas nun, sobra. Kasi si Nate Robinson ang parang pumalit kay Spadweb na pinakakilalang maliit. Pero halimaw sumalpak, parang ganun. Ingles, wanna free test? Bata na to, di ka tiktote. At ang amo po, si Nate Robinson. Bakilala mo, o baka champion din, nakagaya. Oops! O, musta? Yun yung panahon pa na ikahusga. Kasi nung ahon, di ba adong tano? Natapos ay natalo ka sa apos. O, tigered na. Pero sa outfit, no? Tang ina, rebattle again, again. May rebat na naman siya. Oh, ando doon nga si Flogy noon sa parang finals yun, no? Plus, talo ko sa pusta. Tangan ng galing nun. Galing nun, mga pinsan. Yung parang doon nga. Ayun na nga, nakikita mo na talaga yung pagiging sixth threat niya na battle MC dito, ha? Kasi may mga angulo na siya. May mga rebattle, di ba? Sobrang... Galing niya parang nagkikwento siya sa mga nangyayari. Mm. Saka mas direkta na to. Nagbabanggit na siya ng pangalan. Mm. Saka pin, talagang ano, wala nang paliligoy-ligoy. Ito na yun. Rektahan na. Rektahan na. Nagbanggit pa ka siya ng flow kanina, diba? Tang, ano ang galing. Ay, oops! O, musta? Yun yung panahon pa na ikahusga. Kasi nung ahon, diba adong tano? Natapos ay natalo ka sa pustayos ba? O, triggered na. Okay pa ba? Okay. Solid damn, bighead, mas na greater pa. Puro ano, no? Puro sunod-sunod yung rebuttal na ginagawa ni Sixth Street ngayon, mga pinsan. Para sa akin, mas ano, mas malakas to ang ginagawa niya ngayon kasi puro rekta to eh. Puro rebuttal yung mga nasusulat niya. Mas na greater pa. Yung greatest, parang siya yung ano, pinaka. Tapos ang greater, mas. Ayun na, parang... At saka masisilip talaga ni Sixth Street yan. Kasi oo, magaling siya mag-English eh. So yun, sundan natin to po. Ang labo mo, di ba dance ka na boy? Ba't tumangon ko? Di to this back boy, o pahabol ko? Nilagyan ko na ng pako, ang bako mo. Sinamay ang ina! Okay. Ulitin natin ah. Stayos ba? O triggered na? Okay pa ba? Okay clapback? May solid damn bighead. Mas na greater pa? Ako'y grade 1 ka. Ang labo mo, di ba dance ka na boy? Ba't tumangon ko? Di to this back boy, o pahabol ko? Nilagyan ko na ng pako, kabaong mo. Dinamay. Di to this back boy, o pahabol ko? Nilagyan ko lang ng pako, kabaong mo. Bukod sa maganda na, yung rhyming, yung ano yung parang doon yan nilaro, no, na hindi kita binalikan para patayin. Binalikan kita para ilibing na, parang tatakpan ka na, parang ganun. At saka parang binubunto yun dyan, sa expired, makawala, expired pa lang patay na siya, no? Parang galing yung binubunto yun dyan. Galing. Ang greater pa, ako'y grade 1 ka. Ang labo mo, di ba dance ka na boy? Ba't tumangon ko? Di to this back boy, o pahabol ko? Nilagyan ko na ng pako, kabaong mo. Di na may paliga, o siya sa halika. Di ba panay ang PM mo kay Enigma? Ikaso lang scene ka. Tapos ngayon, kunwari, di mo bet. Pati si Looney, kinulit. Di nakaabot sa tryout si Bugret. Paano mahina, signal sa piso net? Yung ganung linya parang hindi ano no. Hindi mo alam kung jokes o seryoso. Seryoso. Pero tuloy natin 'to. Sunod-sunod yung mga
suntok na binibitawan ni Six Red pag bandang dulo sunod-sunod. O sa sahalika, di ba pa na yung PM mo kay Enigma? Ikaso lang scene ka, tas ngayon kunwari, di mo bet, pati si Looney, kinulit. Di nakaabot sa tryout si Bugret, paano mahina sigtan sa piso net? Lupit din ng iyong guro, pati ba ako dinuduro? Ano sinusubo, sa'yo nang yung pinuno, pero wala akong tinuturo, ha? Mga linya ko tiyo, sarili ko pinaghirapan na tinuno, pinupunto ko tinungo, ito lang ako lang nagawang mag-isa yung niluluto. Double meaning. Nagawang mag-isa yung niluluto. Nagawang mag-isa. Nagawang mag-isa. Double meaning siya, tapos yung sunto, yung punches nun, tatama yun doon sa ghostwriter shit. Mm-hmm. Kasi nga, parang pinupunto niya, mag-isa lang siya. Mm-hmm. Tapos sabay sundot ng mag-isa yung niluluto. Sabay sundot ng burn. Galing. Na akong tinuturo, hindi ako tiyo, sarili ko pinaghirapan at pinupunto ko tinungo, ito na ako lang nagawang mag-isa yung niluluto. Naminit daw nila, oh, ang lupit na karera, nasayaw daw ng kids, wow, ah, mga in-improve na dancing queen makarena. Sira ulo. Yun yung parang, yun yung jokes, di ba? Parang insulto, ganun. Kulang nagawang mag-isa yung niluluto. Naminit daw nila, oh, ang lupit na karera, nasayaw daw ng kids, wow, ah, mga in-improve na dancing queen makarena. Yung sagot mo, wait, ano ko'y... Dalo na, ito mo. Ayun yung jokes, diba? Ayun yung jokes yun. Yung ayan, pinupunto niya. Sinasayaw ng mga bata. Yun. Sinasayaw ng mga bata. Mga in-improve na dancing queen na karina. Parang gano'n. Kasi diba yung mga dating sinasayaw? Oh, kasi ginagawa kasi yung kanta nila sa mga TikTok. Mm-hmm. Diba? Parang gano'n. Yung kabataan natin, diba? Yung mga sayaw yung gano'n. Oh, yung makarena. Makarena. 90s dance. Parang gano'n. Yun. Ano natin ba? Tapos na yun. Lang nagawang mag-isa yung niluluto. Naminit daw nila. Oh, ang lupit na karera. Nasayaw daw ng kids. Wow, ah, mga in-improve na dancing queen makarena. Yung sagot mo, wait, ano ko na? Kahit pa namin sa dick ka pamilyar. I just showed you sa dick, ano repa? Game pa sa gera, kita kiss a cappella. Mas kaabang-abang yun. Puta. So, yung huling linya, mga pinsan, parang, ano, game pa sa gera. Kita kids a cappella. Parang, di ko alam kung dito niya natatapusin to, ha. Kasi, ano na to, round 2 na to, eh. Siguro, kung may isa pa uli. Yun na. Pero, kasi parang ang pinupunto niya, kung game ka pa sa gera, oh, tara, kita kids na sa cappella. Parang, parang pinagbigyan na ano sa, ano mo, mundo mo. Mundo mo, try mo pasukin sa mundo. Parang ganun. Doon na sila talaga magkakaalaman, siguro. Oh. Tapos, si Kuya Mike, di ba may post na sa sunugan, 6th threat, Flow G. Posible kaya? Wala sa atin o sa tao yung pagpapasya. Oo, nasa kanila eh. Tsaka, posible yan. Basta kakayanin yung budget. Magiging problema siguro dyan, yung budget. Mm-hmm. Una sa lahat, si Flow G ay hindi naman totally battle MC. Nakabattle lang siya ng isang beses sa bahay katay. Yung XB nun, sikat na, pero hindi pa katulad ngayon. Mm-hmm. Di ba? Hindi natin alam kung a-agree ba si... Anong usapan na mangyayari para umagree si Flow G? At siyempre, si Six Street, anytime game yan. Basta pag-acapella. Mm-hmm. So, sa dito naman sa track na to, tanga na sobrang solid. May ano talaga, may mga rebuttal. Tsaka parang parang makikita mo si Six Street na battle rapper dito. Hindi ka tulad nung nakaraan kasi ano eh, parang hindi pa siya gano'n, hindi niya pa gano'ng na-apply. Tingin pa sila pareho eh. Hmm. So, ngayon, putang ina, may mga angulo na sinisilip, may mga rebuttal na, tangina. Kumo-comedy shit na rin, di ba? Hmm. Ang galing talaga. Saka mas nagagamit niya talaga pagiging battle MC niya, lalo na pagdating sa angulo. Hmm. Na hindi magawa ng iba na parang, yung iba kasi pag sa music, parang madali magpayabangan, magpasiklaba ng multi, no? Eh, kung sa ano naman, sa pagmumulti, nakakabilib pa rin naman si Sixth Threat kasi ang pagmumulti, na-apply niya pa rin kahit sa beat na ganyan, trap beat. Doon pa lang. Kasi ako, nagmumulti ako pero hindi ko masyadong na-apply kapag patrap yung beat kasi parang nahihirapan din ako. Medyo mahirap. Mm.
kasi hindi ako sanay eh. Pero para kay Six Threat, nag-a-adjust siya ng ganyan. Kaya ano, sobrang nakakamangha yun. Malaking respeto para doon. Tsaka ano yan, tsaka ano to. Mas ginagawang klaro ni Six Threat to ngayon. Hindi na siya ano, more on mabilis eh. Alam mo yung flow niya ngayon, pitik-pitik na lang. Na para mas mag-gets ng tao. Tsaka nakikita mo talaga yung laro niya rito. Kasi yung pang-welcome niya, nag-ano siya ng Coco Martin. Yun. Kasi ano rin yun, di ba? Isa rin sa mga mainit ngayon yun. Pinasok ngayon, tapos sa bandang huli, naglagay siya ng linya kahit na may sagip ka, pamilya. Yung parang ano rin yun, sa ghostwritership, yung yata din yun eh. Kasi nilaro niya naman yun dun sa may daddy na sinabi niya. Di ba? Kita mo yung kung paano niya, ano, ang maganda lang kung paano niya binuo yung track niya na to, na ganun. Papaikutin mo yung ano dun, yung lahat ng ideya mo nakapaloob dun. Tapos yung magiging kabuuan eh, talagang solid na solid. Parang siksik. Ang maganda dun sa kanya, parang lahat ng ganun nga, ng mga nakapaloob sa pang sinabi niya, hindi naliligaw. Lahat yun mapagtutog na. Maganda dun. Sobrang ano siya, sobrang ano eh, parang battle MC kasi siya, kaya sobrang dali na lang sa kanya. Yung mga ganyan, mga idea, sa mga angulo. Hindi nga siya nakipagsabayan sa flow eh. Oo. Di ba? Hindi siya sa flow nakipagsabayan eh. Nakikita mo yung kaibahan ng battle. Diyan na sila nagkakaroon ng style clash. Sa rap artist. So sa kabuuan, mga pinsan, solid pa rin yung pinakita ni Six Threat, no? Di natin alam kung hanggang kailan pa to. Kasi malamang sa malamang yan. Magugulat na naman tayo, meron na namang ilalabas yan si Flow G. Di ba? Pero ganun pa man, tanga na, parehas pa rin tayo nag-e-enjoy, mga pinsan. Solid pa rin naman. At isa pa rin to sa mga ano, mga kailangan sa battle rap para mas lalo tayong uminit. Kung masundan pa to, edi mas maganda. Kung magbabattle sila ng personal, edi mas maganda. Diba? Oo, di ba? Kasi ano yun, kumbaga sa parehong ano na, sa parehong mundo nila. Doon na sila maghaharap sa parehong mundo nila. So yun, mga pinsan, kung nagustuhan nyo tong reaction na to, pakishare nyo na lang mga pinsan para mas dumami pa subscriber natin. Siguro lagi na rin kami maglalabas ng reaction, maliban dun sa 10 uri at sa mga kaululan namin. Maglalagay kami siguro ng 2 o isa sa isang linggo. Yun, para syempre kahit papaano, hindi nawawala yung ano, yung pagiging battle rapper natin. Pagiging rapper natin, pagiging artist natin. Mga kanta, mga battle, mga flip-top battle. Yun, pwede natin i-react yun. So yun mga pinsan, wag natin kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Palike na rin ng page ng Team Pinsan, Urban Caliwear. Pasubscribe na rin ng channel sa Urban Cali Mix. Doon kami maglalabas ng mga music namin. So yun mga pinsan, marami salamat sa inyo. Kaya kita-kits na lang tayo hanggang sa muli. Yeah!